Hello, kumusta mga kababayan? Welcome to my channel again. So, first of all, maraming salamat sa lahat ng nanonood ng mga videos ko at patuloy na tumatangkilik sa aking channel sa Facebook. At sa YouTube naman ay maraming salamat din po at hanggang ngayon ay dumarami na po kayo. At patuloy lang po kayo mag-subscribe at mag-click. I-click nyo lang po yung notification bell para updated tayo sa mga videos na gagawin pa natin. Okay, so nung nakaraang linggo ay ang pinag-aralan natin ang Geography 101. Kung Geography Lesson 101, kung paano gumawa ng isang basic na movie sa pamamagitan ng Filmora app. So nung ngayon namang gabi ay gabi ngayon sa dito sa Canada, gabi ngayon is 1 a.m. in the morning. And then sa Pilipinas po is 14 hours apart. So 3 o'clock ng hapon 'yan. Magandang hapon sa mga kabarkada ko diyan at mga kaibigan ko diyan sa Pilipinas. Kapit lang mga tropa, lilipas din yung quarantine, yung COVID na yan. Okay. So, ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon kung paano mag-bring out the colors sa isang picture o image sa pamamagitan ng Photoshop app. So, itong Photoshop app ay dinownload ko siya. And then, kadalasan kasi addicted ako sa picture, minsan addicted din ako sa videos. So, lahat ng bagay pinag-aaralan ko. So anyway, back to topic tayo ngayon. So ito na yung pinaka layout ng Photoshop app. So paano tayo magsimula sa pamamagitan ng bring out the colors? So pupunta tayo sa file and then open. So kuha tayo ng image like this, ito parang gusto ko to, and then open yung ating ipo-photoshop na picture. Ayan. So, parang newlywed siya. And then, una natin gagawin ay i-duplicate layer natin siya. So, pipindutin lang natin itong background na to, yung sa baba. And then, i-click natin itong duplicate layer. And then, as a background copy, and then press pay. Ano ba yung kahalagahan itong background copy na to? Kasi dito natin malalaman kung nagbabago ba o hindi ang isang picture na pinotoshop po. So, ang una natin gagawin is i-adjust natin yung brightness at yung contrast ng picture. So, pupunta lang tayo dito sa image. So, and then adjustment. Sa adjustment, pupunta naman tayo sa brightness and contrast. So, i-click lang natin to. Yun, lumabas na siya. Ito na yun. And then, i-move lang natin siya to 45. Isa kadalas ang ginagamit ko is 45%. O, depende po sa inyo kung ano po yung gusto ninyong gawin. Adjust the color. Depende ko kung gano'n siya ka-dark o hindi. And then, itong contrast, lalagay ko lang siya sa 10 lang. Okay, 15. Pwede rin sa 15. And then, i-okay lang natin siya. Yun, bago na. So, pipindutin natin to, yung eye na to. Yung eye, parang basta yung changes niya. Yung eye. So, indicate yung background layer, yun pala, indicates layer invisibility. Yeah. And then, pipindutin lang natin to para, indicates layer visibility pala tawag doon. So, pipindutin lang natin siya, i-unclick lang natin siya para makita natin kung ano yung changes niya. So, unclick lang natin. So, eto, ting kanina, hindi pa natin ina-adjust. Ngayon, pag in-unclick ulit natin siya, pag pinalabas ulit natin si layer visibility, so, nakita na natin yung different niya. Di ba? Ngayon, kung gusto natin babaguhin naman natin yung kulay niya, so, pamamagitan ng variance at saka ng saturation. So, pupunta lang tayo dito sa image ulit. And then, adjustment ulit. And then, vibrance. So,
So dito sa Vibrance, minsan gusto ko dito is 45 lang. Masyadong matingkad kasi pag hindi mataas na. So 45. Yan. Sa saturation, gusto ko lang dito is 10. So baguhin natin, gawin natin 10. So may hirap ang cursor pa mabilis. Yan. Then press OK lang po ulit. Yan. So nagbago na yun. Yan. So ngayon, i-click ulit natin to, yung indicates layer visibility. And then makikita natin yung diferensya. So madilim ulit siya. Tapos yung tingkad ng whites and yung violet. Ay yung damit ng broom. Ng groom, sorry. Ay hindi pa ganong matingkad. So yan. So, tumingkad na doon siya. Yan. So yan lamang yung mga basics na from Photoshop na matututunan natin pag dinownload natin to. So kadalasan kasi minsan pag wala akong magawa sa bahay ay nangangalikot ako. So pinag-aaralan ko, dapat pag-aaralan. So and then paano natin siya isa-save? So pupunta lang tayo sa file and then save as. So, pinadit ko ulit ito. Pinadit yung file. Tapos, save as. Tapos, pipindutin ko sa baba. Minsan, JPEG ang ginagamit ko. True JPEG. Yan. Tapos, dito naman sa... Tapos, meron ka rin dapat sariling save para dalawa yung nasi-save mo. Alright. So, hindi ko mo siya save kasi example video lang naman natin siya. Tapos, kadalasan, itong mga small icon na to dito nating malalaman kung ito na yung pinaka shortcut na ginawa ko kanina. For example, pipindutin ko si adjustment. So makikita natin siya dito. So ito si brightness and contrast. Ayun. So di ba ginawa ko na siya kanina. So lumabas pinaka shortcut na yun, yung ginawa ko. Ito yung pinaka shortcut niya. And then si vibrance nandito rin. So ayun, lumabas din siya. So yun lang. So, marami pa tayong pagsasamahan o yung pag-aaralan sa Photography 101. So, siguro sa susunod na linggo is videography naman tayo. So, alternate lang tayo. So, sana ay kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin sa YouTube ko, click nyo lang po yung subscribe button and then click nyo rin po yung bell notification para updated kayo sa ating mga lesson na gagawin. And then, kung sa Facebook naman, like nyo lang po yung fanpage ko, yung Razzle Flowers Pin. Makikita nyo doon. Tapos, makikita nyo doon yung mga video na ginagawa ko, mga photos na ni-enhance ko pa. Ay, yun lang. So, maraming salamat mga katropa dyan sa Pilipinas at dito sa Canada na halos mainit ngayon dito. Summer kasi. Kaya, medyo pagpapuwisan tayo dito. Pero anyway, maganda naman yung view dito ngayon dito kasi mayroon ng mga halaman, may mga puno na, may mga dahon na yung puno. So, talagang summer na nga. So muli, hanggang sa susunod na kabanata ng ating gagawin sa ating channel. Maraming salamat po at stay safe lang po kayo mga kababayan at dilipas din to.